bang kumanta ng wala sa tono? O half note lower? Uso ngayon kahit saan ang tiyoke. Ito ang libangan ng karamihan. Kapag fiesta, birthday, kapag nagkakasama ang barkada, o kahit sa lamay, hindi nawawala ang tiyoke. Kapag magkakasama ang magkakaibigan, lahat gustong humawak ng mikropono para kumanta. Minsan, masarap pakinggan ang boses ng kumakanta. Ngunit kadalasan, ang sakit sa tenga at nakakabingi pa. Para bang gusto mong takpan ang bibig ng kumakanta? Kasi kung gano'ng kalakas ang tugtog, ganun din kalakas ang pagsigaw ng pagkanta. Pilit inaabot ang tono. Para bang kapag sumigaw, ay maabot din ang tono. Birit lang at hindi nakikinig kung ang boses pa ay nasa tamang tono. Ang buhay pamilya ay para din isang musika. Kailangan na ang bawat membro ng pamilya ay marunong makinig sa isa't isa. Kung hindi, tayo maging kasing ingay ng bidyokehan. Lahat ay bumibirit ng kahit anong salita, pero bihirang sumabay sa tono ng pagmamahalan at pagkakaintindihan, sa tono ng pagtanggap at pagpapatawad. Kaibigan, marunong ka bang makinig sa tono ng pagmamahalan at pagpapatawad? Baka sa panahon ng pandemya, tayo ay puro birit na lang sa bahay dahil sa stress. Ibalik po natin sa musika sa pamilya natin ang pakikinig sa bawat isa. Sa ganitong paraan, nakakahanap din tayo ng daan para sama-sama nating harapin ang hirap ng buhay ngayon. Baka ang oras mo sa pakikinig sa iyong kapatid ang magbigay daan upang ang buhay mo ay gumanda. Kaya subok na sa pakikinig sa tono ng pagmamahalan. Makinig, makinig, at makinig. Ako po si Sister Elsen ng Sisters of St. Anne.